So ayan, magandang umaga po ulit sa inyo lahat and welcome to my YouTube channel. This is Raymond DT. Para naman sa ating content, nakikita niyo po yan, my ever dearest bosom buddies, my vintage, my Toyota Hilux 2015 model, also known as Toyota Vigo Champion Thailand. Nakikita niyo naman po kung gaano kakinis. Meron na rin siyang hardtop cover by Kerry Boy. Ayan. Hindi po siya stock, hindi siya kasama. Ang kasama lang dito, yung binili namin ay mismo yung bed liner. Yun lang. Itong fiberglass na body cladding. Ayan. Hanggang dito sa side rails, sidings. Yung stepboard niya ay stock din, original, factory installed. Ayan o, napakakinis niya. To be exact, 7 years going to 8 years na siya. Ganun na po siya katagal sa amin. Napakalaki na po ng pakinabang namin dito. Ayan yung kanyang face reveal. Pasya. Ayan po siya. Napakakinis. All around yan. Nakikita nyo naman po. Nandito dito tayo ngayon sa garahe namin. Nagiinit ng makina ng sasakyan. Routine ko na to. Every morning, bago gumawa na kung ano namang gawain, ay ni-heat up natin lagi ang makina niya. Pwede ko na muna siya patayin para natahimik tayo. Ito yung loob niya. 81,226 kilometers. Napatay na namin siya. Napatay na natin siya. Meron siyang turbo timer. For 1 minute, mag-a-idle siya. Para yung kanyang langis sa turbo niya ay bumaba. Kasi po yan ang kalimitang causes na pinagmumula na sira ng ating turbo. Basta na lang papatayin, lalo na pag galing sa malayong biyahe. Yung langis niya hindi pa nakakababa, kailangan makababa yun. Pag hindi, nai-stuck siya sa kanyang mismong turbo. Tumitigas yung langis, stack up na, nagkakaroon na rin baba. Ayun na, simula na, napagpalian ng turbo. Kaya magtataka kayo kung bakit nasa high speed kayo, kinakapos kayo. Yun, napakiramdam ng nagluloko ang turbo. Ang mahal pa naman ang turbo, kapresyo lang siya ng CPU or computer box natin. Ang brand ng turbo ay 75,000. Tumataginting na 75,000. Pop up the hood para makita nyo kung ano laman. Mabigat. Mabigat siya. Ayan yung kanyang makina. Ito yung kanyang turbo intercooler. Dito umaakit yung langis na kailangan bumaba. Meron din siyang condenser airflow naman sa kanya, airflow dito umaakyat yung langis, dito nagsisirculate yung langis para makapagbugat, makakuha ng malakas na hangin papunta sa makina. Ito yung kanyang air filter. Yan. Ito yung kanyang radiator coolant.
always nasa middle lang siya. Ito yung windshield washer ng ating hardtop, carry boy hardtop. Meron siya windshield washer, meron siyang defogger, meron din siyang wiper. Tapos ito yung sa ating alarm, stock na alarm. Ito yung nagbi-beep kapag nag-alarm siya. Sumasabay yung ating Boss Europa na busina. Ayan, no? Boss Europa. Yun, ang Boss Europa. Yun. Ito yung ating steering fluid. Ito yung ating filler para sa wiper. Ayan. Battery natin, 3SM. Heavy duty, Motolight, XL, 24 years ang kanyang warranty. 24 months pala. Ito yung kanyang fuel, oil filter, fuel filter. Napaltan na rin natin yan, last 50,000 kilometers. Ito yung kanyang brake fluid reservoir. Ito yung ABS niya. Ayan, ABS. Ayan, ang ABS. ABS mechanism. Ayan ang kanyang sa brake. Tapos ang CPU niya, wala dito. Nandodo sa ilalim ng driver side. Lang naman yung pinaka basic dito. Tapos ang kanyang fan belt ay isa lang, nakakonect sa aircon, sa alternator at sa mismong fan blower ng makina. Hindi nga pala siya electronic yung fan blower niya, nakakabit siya sa makina. Kaya mararamdaman nyo pag natakbo aircon, tahimik lang siya. Hindi kasi siya electric. Basic, yan ang pinaka basic ng makina na settings ng Toyota Hilux 2015 model Vigo Champ. Meron pa tayong in-add dito na modification sa kanyang busina. Meron po tayong train horn. Sa mga gusto magpakabit dyan ng train horn, ito lang ang basic na setup. Kailangan nyo lang maghanap ng mounting ng inyong 2 trumpet train horn. Kalimitan ito nakakabit sa dump truck. Sobrang lalakas nila. At hindi mo sila magagamit kung walang hangin or oxygen. Kailangan mo rin ng oxygen tank. Ang ginamit natin dito ng tank ay Freon tank. Kaya niya ang 100 PSI. Hindi nagboblow. Ang bibigay sa kanya ay hose. Kaya ang kailangan mong bilhin ay talagang high pressured hose. Merong available dito sa amin. Ang name ng binibilan ay Screwtech. Ayan siya, 2 trumpet train horn circuit. Ayun, dalawa circuit. Itong dalawang to, ang trumpet train horn ko, circuit ang tatak. Sa Binyan, Laguna namin siya nabili. Tapos ang kanyang Freon tank ay naandi dito. Ito nga po pala yung sinasabi ko sa inyong high pressured na hose. Ito panghangin siya, heavy duty. Kaya niya ang 100 PSI. Ito naman sa ilalim yung Freon tank. Makikita nyo, makikita ko sa inyo. Ayun, ayun ang Freon tank. Ayun ang heavy duty na pressured hose natin. Going to, ano yan, going to doon mismo sa train horn, sa trumpet horn na dalawa. At going to doon sa filling. Ang filling ng air natin ay nando doon sa may left side na gulong sa rear. Ayan
mga basic modification na idinagdag natin dito na very useful naman, lalo na sa expressway. Kapag napatabi kayo sa malalaking truck, binabaliwala kayo kahit na ang lakas ng busina nyo. Kahit na tumbo si Europa, sobrang lakas na ng busina na to. Pero pag ginamit mo sa expressway, high speed, hindi ka naman maririnig na nila ng malalaking truck. Kaya kailangan mo to. Pero pag nasa mga normal na lugar lang, kagaya ng city driving, huwag yun na pong gamitin. I advise na huwag yun na pong gamitin dahil sobrang lakas, nakakabulaho po. At saka bawal din naman to. Mauuhuli kayo. Kaya nga po siya sa loob ay meron toggle switch. Three-way toggle switch. Naka-off ang gitna. Pag nakataas, bukas ang two-way trumpet air horn natin. Pag nakababa, ang nagana naman ay itong boss Europa natin na busina. Yung normal na busina natin. Bale, mag-e 8 years na siya dito sa amin na ginagamit. By this December 28, nakascheduled siya para sa change oil sa Toyota Kalamba. Lahat-lahat na yun, siguro magkakaroon siya ng 80,000 kilometer check-up. Kasi ang kanyang mileage reading na ngayon ay 81,222. 8 years, ganun lang siya. Bali 10,000 kilometers per year ang nagiging konsumo. Araw-araw siyang gamit pero malapit lang dahil hatid-sundo ko yung aking bunso going to school. Tapos yung eldest ko naman, sinusundo ko pag Saturday sa Makati. Papunta sa Abida Aston, sa condo niya. Then sa CEO Makati siya napasok. Sunday naman, sinusundo namin siya pa uwi para mag-uwi ng marumid-damid, lalaban dito. And then babalik din namin siya sa hapon. Kaya gamitin-gamitin to sa amin. Napakalaki ng pakinabang namin dito. Sa loob naman, makikita nyo yung mga switches. Ang bawat modification na aming ikinabit. Sa makina, all stock siya. Matulin siya. Talagang matulin siya at very powerful ang makina niya. Automatic siya. Gateway type ang kanyang shifter. Pero ang accessibility pagdating sa shifting ng mga gears ay napakabilis. Napakaluwang gamitin. At safety in safety ka talaga. Hindi mamimisplace, mamimishandle kapag may bata ka sa harapan. Tapos meron siyang gear indicator sa mismong dashboard. Sa ating speedometer, nakatabi yung gear indicator niya sa ating speedometer. Ang mags niya, kung nakikita nyo, ay stock pa din. Ang gulong niya ay stock on size, napakalaki pa rin. Same lang ang brand ang aming inacquired. Bridgestone Desert Dweller. Ang size nga, 265-65R17. Malaki na ang size ng gulong niya. Malapad na, malaki pa. Ito lang ang downside na may malaking sasakyan. Ang gulong niya, super mahal. Last time na bumili kami, 11K na isa. Isang gulong pa lang, 11K na. Pero ang tagal gamitin. Umaabot siya sa amin ng 4 years. Hanggang 5 years. May expiration pa rin naman ng gulong. Ina-advise ko sa inyo palagi, may expiration ng gulong. Huwag na huwag niyong gagamitin na ang gulong ng nag-age ng 6 years pataas. Yung spiral niya kasi, sa loob, napuputol na. Pero sa labas, kung makikita niyo, sa gilid, may maliliit na crack na siya. At may nakikita kayong mga wool. Huwag niyong baliwalain yun. Warning sa inyo, baka masabugan kayo sa takbo, mas delikado. Masabugan na kayo sa likod, huwag lang sa harapan. Kasi pag sumabog ang harapang gulong nyo, wala na kayong control sa manubela, sa steering. Diyan kayo madidisgrasya. Kaya, tingnan nyo, sa gilid ng gulong, meron dyan manufacturing date ang gulong.
5 years lang ang shelf life ng gulong. Max na yon, max 5 years. Mag-rotate din kayo ng gulong. Sama nyo yung reserva nyo. Kung bago sa sakyan nyo, sama nyo yung reserva nyo pag nag-rotate kayo. Para pagbili nyo sa susunod, isa na lang gulong gagamitin nyo, ang bibili nyo. Kasi napasama yung reserva nyo. Bago pa yun, kapal pa yun. Pag hindi nyo ginamit ang reserva nyo, masisira na lang yun doon sa taguhan. Sayang. Kaya pag nag-rotate ng gulong, sinasama ang reserva. Pag hindi nyo naman ginagamit ang reserva, kung ano yung list na makapal na gulong ninyo, yun ang gagamitin yung reserva. Basta yung akala nyo na hindi sasabog at hindi delikado para sa inyo, yun ang gagawin yung reserva. Kasi kami, kung bumili ng gulong, dalawa ng dalawa. Yung gulong sa likod ang nililipat sa harapan at yung bagong gulong, yun ang lalagay namin sa harapan. Para bago pa rin ang gulong na nakakabit sa harapan, makapal pa rin siya kasi galing siya sa likod. Ang mas malakas kumain ng gulong ay yung nasa harapan. Kasi nando doon ang bigat ng makina at nando doon din yung lumiliko, yung steering natin. O yan, marami na kayo natututunan. Nandito tayo sa back door. Ito yung lock niya. Meron din siyang third brake light. Meron siyang built-in na stoplight. LED light yan lahat. Ang lakas niya sa gabi. Kabilahin yan. Tapos, ito yung kanyang defogger. Ayan yun. Yung defogger niya. Ayan, yung nakikita niya na orange defogger niya. Tapos, ayan, yun yung kanyang wiper. Windshield washer niya, ayun. Doon. Ang tint niya ay Vehicle OEM5. Sa mga Vehicle fanatics dyan, OEM5 ang nakalagay dito sa aking hardtop. Alam niyo naman, basta be cool or any Thailand made na film ay mapagkakatiwalaan, masyadong mataas ang heat rejection. Sa sidings niya, K14 series na be cool, 82% ang heat rejection niya. Tapos sa windshield natin ay top of the line ng be cool, solitaire, BK30. Kung di ako nagkakamali, ang heat rejection niya ay 98%. Sobrang lamig sa mukha at sa mata. Pag naandi dito kayo, kahit anong tindi ng init, kahit hindi kayo naka sunglass or naka shades, maimumulat nyo yung mata nyo na maayos. Hindi kayo nakaganyan sa init. Makakamulat kayo na maayos. Yan ang effect ng Bicol sa loob. At isa pang advantages ang paggamit ng Bicol na tint o any tint na mataas ang heat rejection niya ay yung aircon niya. Yung compressor aircon natin ay hindi hirap magpalamig. Lalo na pag nasa traffic, pag pinapasok na ng matinding init ang loob ng cabin natin, yung aircon hirap na magpalamig. Kundi nyo i-rev up para bumilis ang ikot ng compressor, hindi lalamig. Eto hindi, okay lang. Kahit anong tindi ng init, automatic na automatic ang aking aircon. Yan ang malaking advantages ng ginagastusan ang tint. Hindi ko naman sinabing bumili kayo. Pero ito, pinag-ipunan lang din namin. Binabudget lahat para makaatikha. Dahil, at the end of the day, kayo rin ang mag-benefits sa advantages na binibigay nito. Unang-una, sa maintenance ng sasakyan mo, yung aircon compressor mo ay hindi masisira, hindi mag-overload. Kasi hirap na hirap ang aircon pagka seating capacity laman, at nasa traffic ka. Yan. Ito yung kanyang turbo. Yun, no? Ito yung minomodify. Ito yung pinapalitan ng mas malaki na diameter na tubo para mas malaki, mas malakas ang airflow. Yan ang ginagawa nila. Pasok naman tayo sa loob. Ito yung mga switches natin sa loob.
ito, security. Built-in alarm na yan, stock sa Toyota. Ito yung side mirror control panel natin. Ito. Itong switch na to, push button switch, on and off ay sa side sensor natin. Nakakabit sa ating stepboard. Very useful to sa expressway. Kapag natatabihan ka at hindi mo kita, nasa blind side siya, nag-a-alarm to, nagbibigay to ng warning sa'yo na may katabi ka. Ginagamit ko to sa expressway, kaya ako nagpakabit nito. Napakagandang gamitin. Itong kulay red na button, illuminated on and off switch, ay sa charging ng ating oxygen filling sa side, sa train horn natin to. Ito ay sa dashboard light control. Ito yung ating toggle switch na three-way para sa train horn natin. Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, pag nasa gitna, off lahat ang busina. Pag nasa taas, train horn ang gagana. Pag nasa baba, ayan, kagaya nito, nasa baba, normal use yan. Boss, zero pa na gana dyan. And then, ito sa baba, yan ang control switch ng ating carry boy hardtop sa likod. Ininstalled nila yan. Itong nasa left side ko na dulo na may ilaw ay heater, defogger. Ito, windshield washer. Ito naman ay mismong wiper na, switch ng wiper. Kung naririnig nyo, may nag-a-alarm. Another feature yan ng Toyota Hilux. Kapag nakakabit ang susi at bababa ka na, binuksan mo pinto, mag-a-alarm siya. Ibig sabihin, may naiwan ka na nakabukas or naiwan mo susi. Ganun din sa kanyang headlight, park light. Kapag nakabukas siya, nag-a-alarm siya na ganyan. Pag binuksan niyang susi, inalis niyang susi, nawawala alarm. Pero pag bumaba kayo at nakabukas ang headlight or park light, ayan, nag-a-alarm siya, steady. Ngayon, kita niyo sa dashboard, nag-ilaw. Park light ang binuksan ko, nag-a-alarm siya, steady. Pag pinatay niyo uli, wala na. Tapos, ito yung ginagamit natin na dashcam, ito. Transcend. Importante yan para sa mga nagbibiyahe. Lalo-lalo na ang dami ngayong kamote. Yan ang magsisave sa inyo ng buhay nyo. Magsisave ng oras at magsisave ng usapin. Wala na kayong gagawin pakikipagdiskusyon. Kapag na-review yung dashcam, makikita na kung sino may kasalanan. Simple lang yan. Ipu-pull out mo lang yung memory card. Nai-input yan sa cellphone natin. Kaya accessible na accessible yan. Tapos kung nasa bahay ka naman, naka-wifi siya, may wifi siya, kukunin mo lang doon. I-enter mo lang yung phone mo sa mismong wifi spot niya para makuha mo yung mga nirecord niya na videos. Stock lang din ang aking car stereo. No need na mag upgrade kasi Bluetooth naman siya. Ang ginagamit ko, cellphone, Spotify. Kinukonnect ko lang ang cellphone ko. Tapos pag gusto ko manood sa YouTube, cellphone na lang din. Or anything na gusto kong panoorin. Movie, sa Netflix. Connect ko lang siya sa Bluetooth. Nagana speaker niya. Ang speaker niya, 6. Ito yung sinasabi ko sa inyo na Twitter niya. Ayan. Nasa side mirror. 100 watts yan. Speaker niya, ayan. Ayan ang speaker niya. Tapos, yung kanyang ceiling, okay pa naman, malinis. Ayan, no? Wala ka pa makikitang bahid ng dumi sa ceiling. Iniingatan ko yung madumi yan. Nalinis na rin yung aircon niya, one time. Kalas lahat ang dashboard. Tanggal lahat yan, pati to. Pati tong
sa may transmission, sa may cover ng transmission, pati yan. Kalas lahat yan. Tanggal din tong glove box dito sa armrest. Tanggal yan. Ganyang kahirap maglinis ng aircon ng Hilux, ng Innova, ng Fortuner. Lalo na sa Fortuner at Innova na dual. Meron silang evaporator sa likod na separate. Mas mahirap linisin yon. Tsaka mas madaling dumumi yung ceiling nun. Pero wala ka na magagawa. Alos lahat na sasakyan ngayon ay ganyan, dual. Kaya sa inyo dyan, sana marami na naman kayo natutunan sa aking senior na content ngayon. Sa mga nanonood naman dyan, na gustong malaman yung ibang technicalities ng mga senior ko sa inyo na features nitong aking sasakyan, ay comment down below. Kung meron kayong alam na ganito rin na sasakyan, at may mga question kayo kung paano i-maintain, comment down below. Pero don't forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayo updated sa mga video yung ina-upload ko. At sana may natutunan naman kayo sa araw na ito. See you soon sa susunod kong vlog.